Vienna. Tara, tara. Alalayan lang namin tong tropa namin, medyo masama yung pakiramdam, masakit daw yung ulo niya. Mas nasusuka siya. May panlasa naman, may pangamoy na amoy niya ako, makasim daw ako kanina. Ito, ito nakabit, tropa natin nakabit. Alalayan lang natin kasi hindi daw siya kanina bago kami mag-out, hindi daw siya tansya niya para hindi siya makapag-drive. So again, ECQ, extended day 1. Let's go. So dalawa kami yung malalay sa kanya, tropa namin. Ito naka-click. Tapos yung tropa natin, masama pakiramdam, naka Honda Beat. Ang malungkot dun mga paritoy, ano siya eh, nagsasabi na siya masama pakiramdam niya kanina. Kaso wala nagsiseryoso sa kanya na masama yung pakiramdam niya, masakit yung ulo niya, hindi siya mabigyan ng gamot. Kasi kala nabibiro siya eh, mabihira ang mga kasama ko eh. So naawa naman ako. Dapat niya ipagdadrive ko, problema ko, paano ko babalik, pakukumpara ko din yung motor. So kung nagtaka kayo, bakit dalawa pa kami sumama, para in case na hindi niya na talaga kaya i-drive, may magdadrive saan, may magdadrive ng motor niya, tapos pa uwi, pabalik, nasa akin sa sasakay, yung mag-aalala yun sa tropa natin. Gets ba? Kasi kunyari, kung ako lang sumama sa kanya, hindi siya nakapag-drive, drive ko yung motor niya, pabalik, hindi ako pabalik. Wala akong motor eh. Hindi totoo yan. Gets nyo? Mukhang kaya-kaya niya naman. Pero medyo na medyo pag-iwang-iwang yung pag-drive niya. Kailangan lang siguro niya magpahinga. Sumakit lang daw yung ulo. Tingin ko hindi naman COVID-related to. Kasi bagong niya lang na salamin. So parang nag-a-adjust pa yung mata niya. Nawa lang ako kasi mga parikoy. Sabi siya na masama pakiramdam niya, sasabihin niya masakit ulo niya. Alam mo kung ano tanong sa kanya? Ali ulo? Kawawa naman. Pero mo, nagsasabi ka na masama pakiramdam mo. Wala pa magsiseryoso sa'yo. So medyo alam ko yung pakiramdam. Kaso it's too late na. Malapit na kasi mag-uwi na nagsabi rin siya eh. So masalalo talaga, wala eh, seryoso sa kanya. Kasi parang 40 minutes na lang yata, uwi yan na. Tapos sabihin mo na masama pakiramdam mo, masakit ulo mo. So, ayun, kaya wala rin yung seryoso. Kakaawa lang. Dito na sila, malapit lang naman yung bahay niya. Malalay lang talaga kami. Ikot na kami dito. Hey pre, ingat ka, ingat. Ayun, nasusuka daw siya. Okay, sige. Bukas na lang, balita mo kami. Baka buntis ka lang, parikoy. Few inches later. Sobrang dilim, wala akong makita mga parikoy. Kaya tamang dahan-dahan na lang muna tayo. Tama na yung rat-rat kanina. May problema yata. Bago ko may umalis, nandito na itong truck na ito eh. Pwede. Yun! Diretso. So, yung curfew is currently in effect. Simula kanina alas 6 PM onwards hanggang 5 PM yata ito ng madaling araw curfew. Sana siya? Nawala yata siya. Anyways, maghiwalay na kami ng tropa ko dito. Saan ka? Diretso ka ba pre? Bibili ako Star 1 takeout. Saan ka? Ah, okay. Yung ano?
dagdag ang sa harapan niya? Yung sa harapan niya, rabies. Yung kay Lester. Salamig. Saka yung, di ba nakasalamin siya? Para nag-a-adjust yung mata niya, kaya masakit yung ulo niya. Siyempre. Ingat, ingat ka, ingat. Ingat sila sa'yo. Yun, checkpoint is in effect pa din. Pag pumunta ka ng San Pedro, iniisa-isa, temperature, documents. Patagos ng muntin lupa, parang hindi masyadong mahigpit. Tigil lang ako saglit dito. Tigil lang ako saglit dito.